natin si Sir Edmond Borine. Siya po ang author o may akda ng Doable and Simple Concept for Traffic Management System. Kaya naman din nila ito nabuo, mga Kapinoy, kasi mayroon silang pag-aaral na bilyong-bilyong piso ang nawawala po sa atin araw-araw. At nakaka-apekto din po ang traffic sa pagiging productive ng ating pong mga empleyado, ng ating pong mga manggagawa, kasi syempre ilang oras ang binubuno mo para lang makarating sa iyong trabaho. Ako personally, mga Kapinoy, nung pre-pandemic, nung wala pang pandemic, instead na babiyahe ka lang ng isang kalahati, sige. Hindi, iba na. Mula Makati to Batasan Complex, inaabot ako ng 2 oras mahigit. So pagdating ko dun sa camera, hagard-hagard na ang inyong lingkod. Hindi na ako makilala. So yun, nagko-commute din tayo, mga Kapinoy. So ramdam ko kung ano yung hirap. Minsan, try natin na mag-grab-grab kapag nagmamadali, pero ang mahal. So mauubos ang iyong ang iyong milyones kapag kapag araw-araw ka namang magta-taxi or mag-grab. Talagang malulula ka sa presyo, mga Kapinoy. And kung sasakyan naman, ganun din, parang pagod ka kasi ikaw magda-drive, maghihintay ka ng napakatagal na oras sa kalsada bago ka makarating. Hindi rin ako pwede mag-drive. So yun, kahit minsan kinukulit na ako ng kapatid ko na aralin ko yung sasakyan niya, pero hindi po kasi pwede dahil yun, may vertigo tayo na bigla na lang ako nagba-blackout. So takaw aksidente, hindi po pwede, mga Kapinoy. So yun, so imagine bilyong-bilyong piso ang nawawala po sa atin araw-araw. Imagine kung magkano yun sa isang taon. Sobrang laki po yung kita na sana napakinabangan ng ating bansa. So sobrang laking lugi. At ngayon naman, nakikita naman natin ang ating gobyerno, gumagawa sila ng mga bagong lansangan ngayon, yung mga skyway, ayan, naayos po nila yung mga major thoroughfare po natin. At kahit pa paano naman, naiibsan yung matinding traffic kasi dati lahat sa EDSA lang, pero ngayon may mga ibang ruta na pwedeng daanan. Though the last time na nagpabakuna kami at bumiyahe ako ulit, ayun, traffic. Siguro kasi pauwian, ayun, uwian kasi, kaya tama, kasi mga na ako bumiyahe, mag-aalas 5 na. No, nagkita muna kami ng friend ko para sabay kaming pumunta. So yun, traffic pa rin. Oo nga, no? So, paano kaya? Ano yung mga solusyon? So, mamaya alamin natin yan kay Sir Edmond Borines kung ano mga dapat gawin. Kung may pag-asa pa ba ang traffic sa ating bansa. Kahit pa paano naman, meron tayong kapareho. Sa Thailand, napansin ko ganito din. Slow-moving din sila, pero slow-moving, pero parang mas mabagal yung sa atin. Oo, traffic din sa kanila, mga Kapinoy. Pero yun nga, tsaka maganda yung daan nila. Ngayon, so kahit pa paano, damay-damay, may kaparehas tayo. Pero yun nga, instead na maraming nagagawa ang mga empleyado, nakakarating agad sa trabaho, pagdating sa trabaho, andun yung pagod sila. At pagpa-uwi, naku, struggle is real, mga Kapinoy, pagpa-uwi. Kasi ako, experience ko, no, mag-MRT ako, hindi rin ako makakasakay pag-uwi dahil sobrang haba naman ng pila. So ang gagawin ko, magpapalipas muna ako ng ilang oras sa mall, doon ako kakain. So yun, tapos pagdating ko ng bahay, sobrang late na, alam mo yun, pagod ka, tapos gigising ka uli ng maaga dahil kailangan mong maunahan bago mag-traffic ng husto. So ayan na, ito na. Nabigyan ko na kayo ng background at nasa kabilang linya natin, makakausap po natin ang may akda ng Doable and Simple Concept for Traffic Management System. Nasa kabilang linya po si Sir Edmond Borines. Sir Edmond, magandang hapon po. Hello, sir. Hello, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Miss Candy, ma'am. Yes po. Magandang hapon din sa lahat ng nakikinig at nanonood ng live streaming. Yes, sir. Salamat, sir. Welcome po sa Asenso Pinoy sa Radyo at sa oras na binigay niyo po sa amin. Thank you po.
Eto na sir, kanina nabibigyan ko na sila ng background dito sa ating pag-uusapan. Pero unahin ko muna Sir Edmond, bakit po itong libro na ito? Ano pong naging parang inspirasyon or basis po natin na gawin? Hello ma'am. Hello, hello sir. Malinaw po? Hello? Hello? Hello, naririnig ako sir? Yes ma'am, okay. Ayan, okay. Malinaw na po? Okay, sandali, adjust ko lang ma'am ha. Ah, sige po. Ikot lang tayo ng konti, sir. Hello? Hello, ayan po. Hello, sir? Ayan. Malinaw na po? Okay, ma'am. Malinaw na. Ayan. So, Sir Edmond, welcome po ulit sa Senso Pinoy sa radyo. At ito na po, diretsahin na kita, sir. Bakit po, anong naging inspirasyon or basis po natin at nagawa natin, nabuo natin itong libro na Doable and Simple Concept for Traffic Management System? Okay, ma'am, ganito yun. Dito nag-umpisa ito nung after ng election nung 2016. Mm-hmm. Dahil na nagsusupport kami sa candidacy ni President Duterte at nakakatapos noon yung pagbabago ang sinasabi. Mm-hmm. Diyan nag-umpisa yung drive ko at yung grupo namin na usually nag-printing kami ng t-shirts during campaign. At nung matapos na nga, sabi anong gagawin natin? Sabi namin, papakain, magbibigay ng school supplies at iba-iba pa. Ako naman, ang sabi ko ay, gusto ko traffic dahil meron akong ideas na gusto ko i-share sa government at makatulong man lang. Kaya nakikita naman natin na ilang taon na talagang lalong pahirap ng hirap. Kagaya ng sabi ng survey ng JICA na 3.5 billion ang nawawala sa atin araw-araw noong 2018. At saka parang pataas ng pataas. So isang drive yan na matulungan natin ang ating bansa at ating administrasyon. So, Sir Edmond, 3.5 billion. Ito po'y the whole year, 2018? No. Bali, every day. Every day yun. 3.5 billion a day ang nalulus na economy natin. Okay, ganun kalaki yan, ma'am. So, instead go ahead, sir. At sabi pa nga, 9 to 15 years of our lives ay nawawala sa kauupo lang natin sa traffic. Siguro sa haba ng traffic na yan, 9 to 15 years ang nawawala sa atin. Mm-hmm. So, kailangan talaga ay dahan-dahan natin maipsan ang traffic na to. Kaya meron tayo dito Doable and Simple Concepts for Traffic Management System na inaasahan kong pagbibigyan ako ng oras na makapagpaliwanag dito sa atin, lalo na sa taas, sa ating Pangulo, ang hinihintay ko. Mm-hmm. Sir Edmond, ano po ba yung mga napansin natin problema na nakaapekto dahil dyan sa traffic na yan? Kanina nabanggit ko, ako personally, instead na hindi ako pagod, parang mas pagod pa ako sa biyahe compare sa trabaho. Ano po yung iba pa pong epekto, okay. Negative effect? Okay, ganito yan eh. Mayroon tayong tinatawag na core problems, compounded problems, na ito yung mga napabayaan ng mga administrasyon na nakaraan, na kasalukuyan ay yan naman ang hindi nabibigyan ng solusyon. Mm-hmm. Ang nabibigyan lang natin solusyon ngayon ay ito yung present. Ito yung sabing traffic solution. Right answer for the current situation. Na ito ang ginagawa katulad ng clamping, towing. Masusolusyon ngayon, pero pagkatapos, bukas, nandiyan na naman. Mm-hmm. Samantala, itong mga ideas and concepts na meron ako ay ito ay may continuity, connectivity. At bawat concepts ko dito ay may connectivity. Kaya yun sinasabi na pag makalusot ka sa isa, sa pangalawa sigurado, huli ka na. Mm-hmm. Sir, ano po ba? Isa-isahin natin. Ano po ba itong mga solusyon na maaaring nyo pong maibahagi sa ating pong mga listeners at viewers ngayon? Okay. Mayroon ako bibigay na dalawa para medyo mas maano ito. Mas madali maintindihan. Pero unahin ko, ang approach ng concepts and ideas ko ay through technology at saka yung tinatawag na structure recognizable approach. Ito yung technology nga, gagamit tayo ng mobile application, server, at saka mobile apps at saka website. Mm-hmm. At saka yung structure recognizable approach, bali ito naman yung familiar yung approach niya. Pero yung structure ng pag-ayos ng problema ay iba. So, okay. Mm-hmm. Yung unang isasample ko ay itong nandito sa mga barangay.
sa mga barangay areas, nakita naman natin kung gaano ka yung mga sakin dyan. Yung parking. Yung magulo, ang parking. Misa nag-away-away yung kapitbahay. Oo, naka-experience ko. Yung isang anak, bumili ng kotse. Mm-hmm. Tapos yung isang anak uli, bumili sa kotse, kaya nag-away-away. Oh. So, ganun ang problema natin. Mm-hmm. Walang walang sistema. So, mm-hmm. meron akong idea, concept na tiyatawag na illegal parking, na kung saan ang LGU ay gagawa ng consensus at gagawa ng instruction sa kapitan, mm-hmm. na ang gagawin ng kapitan ay bibilangin ang sasakyan ngayong araw. Sabihin natin 100. Mm-hmm. Yung 100 na yon ay lalagyan ng boxes at doon ilalagay yung mga parking. Parang parking box ba? Mm-hmm. Tapos, yung mga boxes na yon ay tapat ng bahay nila at mayroong plate number sa baba. So, ibig sabihin, yun ang permanent para sa kanila lang nung sasakyan na yon. Mm-hmm. Walang iba pwede mong park. Kahit okay. Walang sasakyan doon, Sir Edmond, talagang allotted lang yun doon sa particular. Yun lang. Kasi mm-hmm. ang sabi, 100 lang po yun, sabi ni Kapitan. Uh-oh. So, 100 lang gagawin boxes. So, wala na ibang pwede mong park. Bakit? Mm-hmm. Ang focus natin ay to clear up the area. Yes. Ibig sabihin, wala nang pwedeng bumili ng sasakyan bukas na ipapark ito sa tabi ng sa labas ng bahay. Mm-hmm. Kung gusto mong bumili, medyo sisirain mo yung parte ng bahay at gagaw ang garahe. Oo. Okay, mm-hmm. so may maintain yung 100. So, dito mangyayari niyan, halimbawa, umalis ako, hindi ako babalik isang buwan. Nagawin ni Kapitan, buburahin niya yung parking ko. So, mm-hmm. ibig sabihin, nabawasan na, 99 na lang ang sakyan. Di ba? Mm-hmm. So, mga ilang buwan na makakaraan, may ibibenta, may masisira, may lilipat. Sabihin natin, in one year, meron 50 na umalis. Lahat ng 50 na yun, buburahin. Mm-hmm. And then, so, pwedeng palitan. Ibig, mm-hmm. So, ibig sabihin, 50 na lang ang natitirang sakyan. Mm-hmm. So, makikita natin kung gaano nakaluwang ang daanan. So, yun yung concept na yun. At saka, isang maganda dyan, ay magkakaroon ng proper generating income yung gobyerno. Yan ang isang maganda dyan. Mm-mm. Tapos, 3 to 10 years, makikita natin na yung ating mga barangay areas malinis na. Mm-hmm. Sir, dito sa parang box na may particular lang na mga sasakyan na pwedeng mag-occupy at mag-park, ano to, mag-generate din to ng income? Parang pay parking mm-hmm. siya? Parang ganon? Hindi. Bali, per month lang. Halimbawa, meron na pong isang slot doon, mm-hmm. walang ibang magpa-park, mabayaran ko monthly yan. Pwede sabihin 1,000, 2,000. Mm-hmm. So hanggang nandiyan ka, sa'yo yun ang mabayaran mo. Pag nawala ka, nawala mm-hmm. na, binura na yan, umuwi ka ng probinsya, at di ka na makabalik, bumurahin na yon. So, hindi na uli maglalagay ng box ni Kapitan. Bakit? Dahil ang focus natin ay to clear up sa barangay roadside. Mm-hmm. Okay, nice yun. Ano pa yung iba, sir? Okay. Yung yes. Yung kanina nabanggit nyo, may yung kailangan may garahe kung gusto uli ng sasakyan. Pero may iba kasi napansin ko lang sir no, minsan kung sino pa yung umuupa, sila din yung may sasakyan. Pwede yan, ma'am, kasi ganito. Bibigyan natin ng win-win solution yan. Dahil ang pagkaroon mo ng mga sasakyan ng mga tao, kahit yung umuupa, ay hindi naman talaga kasalanan lahat ng mga sasakyan. Kasalanan din yan noon ng ating mga nakaraan gobyerno nung pinayagan na bumili na walang sasakyan. Diba? Oh, yeah. Sasakyan eh. So, ngayon, ito ng pagkakataon. Hello, sir? Sir Edmond? Nag-robot, nag-chichapi tayo. Hello, sir? Hello? Ayan, tawagan na lamang po uli natin si Sir Edmond Burine. So, ayun mga Kapinoy, isa sa mga, actually okay yun ah. At least kikita pa doon, mag-generate ng income for the barangay. Parang kukuha ka ng slot and sa'yo lang yung box na yon naka-alot yung sasakyan mo. Okay na ulit? Or mag-commercial muna tayo? Ayan,
Ayan po. Sir Edmond, welcome back po ulit sa program. Okay, yun, sir. Ano uli yung nababanggit natin? Sabi ko, yung sabi nyo kanina, yung mga nag-re-rent pero mga sakyan, sabi ko, ito nga yun, yung concept na to ay tinatawag kong win-win solution. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi natin masyadong kakastiguhin yung mga may sakyan na walang parking dahil ang kasalanan naman ito ay hindi lang yung mga drive kung kare sakyan, kundi yung previous government natin ay napabayaan bigyan ng tuldo ito dahil may batas naman di ba? Mm-hmm. So, win-win solution, kahit nag-re-rent ka lang dyan sa lugar na yan, pagbibigyan ka, yun yung sasabi na bibilang yung kapitan kung ilang sakyan dyan sa lugar na yan, kahit renter ka, isasama ka sa bilang. Mm-hmm. Pero once na lumipat ka na sa ibang lugar, wala na. Mm-hmm. Hindi ka na pwedeng, sa ibang lugar, ganun mangyari sa'yo. So, mm-hmm, ang pinaka-solusyon na siguro nito, lilipat ka sa medyo malayo na yung lugar. Mm-hmm. Hindi ka na dito sa pinaka-city o yung proper talaga, yung urban na ganun ang mga walang parking, hindi ka pwede mag-park. Mm-hmm. Aside from this, Sir Edmond, ano pa po yung mga solutions na maaari nating ma-recommend? Okay, meron pa tayo dito yung tatawag ko na roadside parking na, mm-hmm, isa rin ito nagbibigay ng malaking problema. For example, dito sa Ermita Robinsons na yan. Meron tayo mga roadside parking dyan. Yung mga may nagtitikit, na ganyan. Mm-hmm. Pero wala siyang sistema. Pwede ka mag-park dyan na magpa-park ngayon at pwede ka mag-stay doon na maghapon. Ngayon, marami mga sasakyan ang pupunta sa mga lugar na yan na naghahanap ng parking. Ang ginagawa ng iba ay paikot-ikot. Meron naman mga parking dyan na minamay-ari ng mga may-ari ng business at wala rin lugar yung mga nagpupunta mo park. Mm-hmm. So, yung aking concept ay tiyatawag kong time parking. Mm-hmm. Ano na yun? Pwedeng gawa ng mga parking slot na gagamitan na ito, ma'am, ng mobile application. Mm-hmm. Na, halimbawa, 2 hours ang parking. Tapos, gagamitan ng mobile application, halimbawa, kung magpapark dyan sa isang parking area na yan. Yung parking attendant, kukunin yung pangalan ko at saka mobile number. Tapos, si parking attendant, mm-hmm, sa mobile application niya, isesend na yung data mo sa server. Pagkatapos niyan, since 2 hours of parking, 15 minutes before ma-expire ang parking mo, i-text ni server na, sir, mag-expire ka na, mm-hmm, at kunin mo yung sakyan mo. Mm-hmm. Okay. Ang kinagandahan dito, every 2 hours may aalis. Imagine mo yan, sa bandang Robinson's Ermita, mayroon 2,000 parking slots dyan sa roadside. And every 2 hours, may 2,000 aalis. Mm-hmm. So, makikita natin kung gaano kaluwang ang magiging maayos ang mga sasakyan. Sabihin, kasi ibang sasakyan, ma'am, paikot-ikot lang naghahanap ng parking. Mm-hmm. Katulad ko, ganyan ang ginagawa ko, naghahanap ako ng chance na baka may umalis, makakapark ako. Mm-hmm. Bakit ako dun sa mahal, dito lang ako sa maano, dito lang ako sa tupa. So, ganun ang mangyayari niyan. Magkakaroon equal sharing ang parking ng mga private. Mm-mm. So, isang solusyon din yan, ma'am. Mm. Sir Edmond, itong time parking natin na gagamit ng mobile app, ito ba ay... Yeah. Ah, hello, sir? Yes. Itong ano natin, sir, yung time parking, yes, na gagamit, yes, ng mobile app, ito, mm-hmm, po ba ay na-introduce na natin? Like, may mga nakausap ba tayo sa mga ahensya ng gobyerno? Or sa mga private sectors, may mga may-ari ng establishments, may mga nakausap po ba tayo dito? Okay, nagawa ang libro noong 2016. Mm-hmm. Early 2017 ay nagkaroon kami ng meeting sa DOT. Doon naman talaga sa umbrella to eh. Mm-hmm. So, nagkaroon kami ng meeting kay Secretary Magdion. Na Chief of Staff, Mr. Tugadi, na nagkaroon kami ng meeting, isa business sa kanila, tapos yung dalawa ay wala na sila. So, nakita ko, sabi ko, parang walang mangyayari to. So, yun nga, wala nga nangyayari. Naku, At ang ginawa namin ay nagsulat naman kami punta dito sa mga senators. Mm-hmm. Chairman, si senator po that time, wala rin kaming narinig
at hindi kami napagbigyan na makapag-explain sa mga concepts na ito. Marami kami senator sa padalan hanggat napunta dito sa LGU ng Maynila, mm-hmm, kay Yurmi. Hindi rin kami, naharapan kami pumasok at makapag-explain kahit sa MTPP. So, wala. Paano yun, sir? Dumating yung pandemic. Yeah. Umuwi ako ng probinsya at nagawa ko, na-revise ko yung libro. At naisip ko, sabi ko, papasok ko na lang to sa media. At nagpapasalamat ako dahil noong nag-start ako sa probinsya namin, bali na nagustuhan naman at marami akong stations na napag-interviewan hanggat ito, nandito tayo sa Maynila ngayon. Mm-hmm. At may momentum na siya, pero hindi ko alam kung ano pang speed niya, pero alam ko nag-move siya. Mm-hmm. Thanks to media. Mm-hmm. Welcome, sir. How about sa mga barangay, sir? May mga nakausap ba tayo? Or nakapag-present? Sa mga barangay, hindi ko na-present yan dahil kahit sa mga LGUs, sa Tacloban City, nakapag-sulat ako, nakapag-sulat, mm-hmm, tapos meron Tomeco doon, kagaya ng Hermitidio. Nagpunta doon, nakapag-usap-usap kami, pero wala pa namang dagdag na informasyon kung may ipapagawa sila o ano. Mm-hmm. So parang wala akong nakikitang didiretso to. Kaya ko nga sinabi na gusto ko sa pinakataas ito dahil kailangan talaga ito ng political will. Mm, actually, totoo, sir. Kataas talaga. Kasi kapag kunwari ginawa natin yung sa barangay parking, syempre kahit papaano makokontrol yung mga bibili ng sasakyan kasi bibilangin natin kung ilan lang yung pwede. Mm-hmm. So maapektuhan din yung mga nagbebenta. Ano ba dito, ma'am? Kailangan talaga ito maging isang ordinance o pagdating dito sa barangay, mm-hmm, dahil parang mahihirapan yata si Kapitan. Mm-hmm. Dahil alam mo naman kakandidato next year. So, parang medyo mahirap. Actually, baka ikabawas ng boto nila. So, pero ito, Sir Edmond, matanong ko lang, if ever maging feasible to, maging doable talaga na may papatupad, ano ang maitutulong nito? Gaano yung kalaki yung maibabalik sa bansa na nawalang kita? Ang malaki ito, ma'am, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi particular na lugar dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Kung hindi, ang pinag-uusapan dito ay nationally. Mm-hmm. Kahit yung sa parking lang titignan natin, yung parking nito, yung kanyang radius nito, mapapalaki. Mm-hmm. Tulad yan, sabi ko, example ako ng Ermita Robinson's area. Kung meron silang parking dyan na 1,000, baka pag ginawa ito, meron magagawa silang kahit 5,000 hanggang 7,000 na parking. Mm-hmm. Tapos, well inventory pa siya dahil gumagamit tayo na computer. Mm-hmm. So, yan ang pinakamaganda. Tapos, yung sa technology, mas lalong ma-extend pa ang gamit niya sa automation, yung sasabi, dahil kahit yung Maharlika Highway, yung from Luzon to Mindanao na highway na hindi natin gaano napapansin, napakaraming nadidisgrasya dyan. Mm-hmm. Pero kung meron na tayong itong mga concession dito, ay makikita natin na mag-iiba ang behavior ng mga drivers dahil, mm-hmm, talaga sila ay matitignan. Mm-hmm. Biyahero ako, ma'am, ng Leyte, Manila. So nakikita ko day and night. Nakikita ko ang behavior ng mga drivers. Sabi, mm-hmm, ko, hanggat wala itong mga concepts na to, ganun pa rin karami ang disgrasya, mm-hmm, ganun pa rin kapangit ang daanan dahil meron sila mga roadworks doon na walang ilaw. Mm-hmm. Disgrasya talaga nakikita. So sabi ko nga, kaya itong concept sa to ay meron akong proposal na gusto ko i-ano sa DOTR na gumawa sila ng naiiba o ibang sectoral agency pagdating dito sa Duawol, mm-hmm, para siya ang mag-monitor, siya ang mag-implement at makakatulong din siya sa mga na-overlook na mga gawa ng ibang agencies. Mm-hmm. And sir,
Speaking of yung mga drivers, no, kasi may mga attitude din yung ibang mga drivers natin, nagbababa sa hindi naman dapat babaan ng mga pasahero. So isa yun sa mga nagiging problema din, kaya sobra yung traffic. And dito sir, anong solution yung pwede niyong ma-recommend? Yung okay. Matitigas talaga ulo. Meron tayo, ma'am. Ang enforcers natin ay ilang oras lang ba nagtatrabaho sa araw? 8 hours? Pero meron tayo kasing concept na mobile application, ang tawag ko dito ay Patriot, na ito ang gagamitin ng ng general public, tayo. Tayo magda-download ito at tayo ang gagamit. Ngayon, sa mga kasaway ng mga drivers, ay pwede natin gamitin ito. For example na lang, meron, hindi naman lahat ng lugar meron enforcer. Nakikita tayo, nakaka-experience tayo ng katawag ng counterflow, pero walang enforcer, pero may counterflow. Lalo na kung mga malalaking sakyan, so ibig sabihin, bigtan yan. Okay? Pero ngayon, dahil dito, pwede natin mag-videohan yung mga ganyan. Tapos, isi-send natin sa server yan. At meron pag-review ng videos. Pagkatapos niyan, at kung katikit-tikit yan, ay pwedeng mag-send ang server doon sa may-ari ng sakyan. So, ganun siya kaganda na gamit ito.